Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Dito naman tayo uli sa panibugan natin vlog number 8. Ito po ay tungkol sa cordless na model HP 331D. Ito po yung uso ngayon na cordless na tinatawag na CXT or Compact Extreme Technology. Ito yung tinatawag na hammer drive drill 12 volts. Papaliwanag ko sa inyo mamaya kung anong klaseng cordless to nang makita. Ngayon, i-check ko to ngayon kasi nga bago tong unit, nirereklamo na customer hindi daw maganda yung performance. Kaya check natin kung anong problema. Ito yung mga kasama na yan, charger, dalawang battery at saka isang unit. Yan, bago pa lang talaga yan. Isang araw pa lang yan. Isang araw pa lang, kakabili pa lang ng customer ang kahapon. Ngayon, binalik na kasi nga hindi daw maganda yung performance. Ewan ko kung anong performance ang gusto niya. Kaya check natin guys kung ano talagang problema. Ngayon, saksak ko muna yung charger kung gumagana ba. Kasi yung charger ang problema. Tignan natin. Ayun, okay. May ilaw, meaning may power. Ngayon, hindi siya problema. Check natin yung battery. Kung okay ba, o full charge yung battery. Isa, tinanong natin sa kabila kung full charge din ba. Maganda sa ito kasi meron siyang ano eh. Meron siyang ganyan, no? Yun, malalaman natin kagad kung full charge ba o hindi. Try natin i-charge kung gagana ba yung charger. Yun, okay. Full charge na. Ano, gumana siya. Napanda rin natin yung unit kung okay ba siya. Okay naman. Gumagana naman yung unit. Check natin mabuti. Lahat ng mga ano. Okay. May reverse. Pero parang may problema to guys. Katama nga talaga yung customer. Hindi maganda yung performance niya. Mukhang mahina. Parang mahina. Siguro problema nito yung motor. Ito kasing problema ng unit na to, yung motor. Ito palang kaibahan ng CXT at saka LXT guys. Malaki. Kasi yung CXT kasi, ano lang to, mga 12 volts lang to. At saka, ang laman kasi nito, hindi siya armature type, hindi siya ano-ano to, yung motor type. Parang yung nakita nyo yung kulay orange na battery sa lamesa ko, yan yung mga tinatawag na motor type na cordless. Medyo okay lang din naman siya. Ang problema lang kasi sa motor type, madali kasi siyang masira. Madaling masira yung motor. Minsan pag naubos yung meron kasi siyang carbon version sa loob ng sa motor. Pag naubos na yun, wala na siya. Baga parang disposable siya pag naubos na yung carbon brass. Itatapon mo na siya. Di mo na siya marirepair kasi hindi mo siya mapapalitan ng carbon brush. Hindi siya kagaya nung LXT na pag naubusan ng carbon brush, pwede kang magpalit ng carbon brush. Kaya yun ang kaiba nito. Tsaka, ang nakaganda lang din kasi nito sa LXT kasi ito maliit. Medyo handy talaga siya. Pero para sa akin, medyo hindi talaga ito siya pwede sa mga yung pang mabigatan na trabaho, pang ano lang to, pang light job lang talaga to, pang hobbies, mga ganyan, kasi nga maliit siya, pero hindi siya pwede sa mga pang mabigatang trabaho. Hindi kagaya ng LXT, sa battery pa lang, sulit ka na kasi 18 volts, mas malakas talaga power nun kasi 18 volts, ito kasi 14 volts na to. Pero kung gagamitin mo siya, parang akala mo malakas kasi nga maliit siya, pero kung i-compare mo talaga sa 18 volts, sa LXT, mas malakas talaga yung LXT kaysa sa ano na to, CXT na to. Ang meaning pala ng CXT, Compact Extreme Technology. Yan yung meaning niya kasi baka hindi nyo kasi alam kung ano ibig sabihin ng CXT. Yan ang meaning ng CXT. Tapos lahat ng CXT, motor type siya. Medyo, kaya siya mura kasi ano talaga siya eh. Baka hindi talaga siya pang matagalan. Medyo affordable din naman kasi yung parts kahit papano. Kaso nga lang, nasa inyo na yun kung saan nyo talaga siya paggagamitan. Kasi kung ako, pag mga habi-habi lang, ito, pwede ito kasi magaan, hindi nakakangawit.
Pero sa pang-business talaga, halimbawa, pang-construction, hindi talaga to siya advisable, guys. Maano lang kayo, mapoprostrate lang kayo. Tsaka ang isa pa palang problema nito palagi, kasi sa liit na yan, actually 3.8 din kasi yung size nito. Kaso nga lang, di ba ang liit niya, sa marami na kasi akong na-encounter nito na ang nagiging problema nito, yung ano niya, yung gear niya, yung dugtungan ng gear at saka yung chuck, napuputol, napabali. Malamang, siguro pinwersa, ginamit siguro sa mga matitigas na bagay. Kaya ganun. Nabali. Isipin mo, nababali siya. Ibig sabihin, malakas yung motor. Kasi nababali siya. Tsaka malakas din ang gear niya, yung torque niya. Kaso nga na problema, bumibigay yung siguro, kasi China kasi siya. Malamang yung materials na ginamit. Kaya ganun. Bagay, anong ini-expect mo sa mababang halaga, natural. Ganun talaga. Kahit sabihin natin branded yan, mababa naman ang price niya. I-compare mo naman doon sa isa na mataas ang price. Yeah, para sa akin, medyo ano na rin, natural lang. Ngayon, maganda talaga to siya, tsaka mura. Ang problema lang nito guys, pag nasira na naman yung battery mo, mahal, mahal pag nagbumili ka ng replacement. Parang kagaya sa LXT na mga battery. Medyo may kamahalan talaga yung battery niya. Kaso nga lang, kahit mahal naman siya, pag bumili ka naman, sulit. Kasi hindi naman kasi ito basta-basta nasisira. At saka, alam mo naman, yung makita, hindi pa huhuli ito ng, kung sa pagandahan lang at saka sa performance ng battery, hindi talaga ito pahuhuli yung makita. Talagang maganda talaga ang performance nito. Talagang sulit talaga ang pera mo dito. Kung sa kasi i-compare mo sa ibang brand. Ang ano ko lang talaga dito sa makina na to, pang light duty lang talaga. Ito, kompleto din to guys. Meron itong hammer. Kaya nga ang tawag nito, hammer drive drill. May hammer to. Pero mas the best to gamitin sa mga kahoy-kahoy, aluminum, halimbawa, nag-glass supply ka, ito maganda, magaan. Yung gumagawa ka sa mga ceiling, karpintero, ganyan, ito maganda to. Hindi ka talaga mangangawit nito kasi magaan. Baga sulit yung gamit mo nito. Tsaka may power din talaga siya. Huwag mo lang siya asahan ng magandang power. Hindi talaga siya pwede i-compare sa LXT. Kasi yung LXT talagang ano talaga yun. Yun talaga yung punga pangalawa except sa BL. Yung BL kasi talagang the best yun. Yung talaga yung pinakamalakas sa makita. Ang ayaw ko lang sa BL kasi masyado kasing mataas yung price ng ano. Ng mga parts. Kaya kung pipiliin ako, mas gusto ko pa rin yung LXT kasi makakatipid ako doon. Ito naman, as sa napapansin ko, medyo ang problema nito yung switch at saka tatlo lang naman dito palagi, switch, motor at saka gear. Pag hindi bumibigay yung gear, yung motor, yun lang palagi. Bihira lang ang switch nito, malalaman mo naman kasi ito pag switch ang problema guys kasi nga walang control at saka walang reverse. Pag ganyan kasi, ibig sabihin, may problema na talaga ang switch niya. Eh, itong unit na to, bago lang kasi to eh. Minsan nga, minsan nabubulagan yung ibang customer eh. Kasi sa picture kasi akala nila malaki. Nakapagtaka, bakit mas mura daw kasi siya kasi sa LXT. Eh siyempre picture lang yun eh, pero pag nakita mo sa personal, talagang maliit talaga siya guys, napakaliit. Pang Asian lang talaga siya, hindi siya pwede sa Europe kasi nga sa alam mo naman mga European people, ba lalaki na mga kamay nun. To talagang sisirain talaga nila to. Kaya ganun. Alam mo, pati yung charger niya ang liit. Medyo may kamahalan din ng charger nito guys. Actually wala pa akong sikanhan nito. Inaantay ko nga magkaroon ako nito ng sikanhan. Eh, siguro matagal-tagal pa kasi nga bago kasi siguro after next year pa siguro kung magkaroon ng ganitong sikanhan kasi bagong modelo kasi alam mo naman mga bagong modelo ganun talaga hindi walang nagtatapo ng mga customer kasi warranty nga eh ganun, puro pagawa may warranty naman pero madalang din kasi ang pumapasok nito na nagpapagawa ibig sabihin hindi siya ganun sirain yun lang madalas talaga. Bali, ito lang yung unang encounter ko ngayon na kakabibili lang kahapon tapos bumalik na ngayon. Kaya kailangan ko talaga siyang i-check. Medyo may problema talaga dito guys yung ano.
lamang yung motor. Motor or tingin ko motor talaga kasi pag ang switch ito mukhang walang problema. Ngayon guys, para makasiguro tayo, bubuksan na lang natin yung unit. Nakikita naman natin sa loob yan kung talaga nagiging problema. Kasi kung hindi ka talaga kayo, kung hindi makabisado yung unit, akala mo wala siyang problema, pero pag ano ka, sanay ka sa unit, malalaman mo talaga na may problema siya kasi nga, ano eh, pag pinandar mo kasi, wala siya ganong power, medyo iba talaga siya sa normal. Pag lagi kang gumagamit ng mga drill, maramdaman mo. Ngayon, papakita ko sa inyo kung anong laman ito. Pakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na tinatawag na motor yung laman ng loob. Ayan, papakita ko sa inyo. Bubuksan natin yung machine para makita natin ano, para malaman din natin kung ano talaga nagiging sira. Bakit gano'n? Ayan mo, ulitin ko ha. Diba? Ayan, bubuksan na lang natin yung machine. Liit ano? Parang ang sarap hawakan kasi ang liit. Mas malaki pa nga itong ginagamit kong ano eh. Sabagay, 14 volts kasi itong ginagamit kong cordless ngayon eh. Marami kasi akong cordless na ginagamit ngayon. Alam mo, sa lamesa ko, ang dami ka makita ang cordless. Iba-ibang klase yan. Sa susunod kong vlog guys, papakita ko sa inyo iba't ibang klaseng cordless ng makita. Ayun, ayan, babuksan na natin ha. Tingnan nyo guys, tingnan nyo yung loob. Yan ang sinasabi ko. Tingnan mo, yan ang tinatawag na motor type. Napakadali lang yan ikabit guys. Kahit kayo, kaya nyo mag-repair niyan. Pag motor lang ang papalitan. Tsaka switch, kayang-kaya. Ito naman kasing unit ito guys, assembly ito. Hindi ka dito makakabili ng, pag nasira yung gear nito, buong gear ang bibilin mo. Hindi ka makakabili ng mga bulitas or, kasi mayroon kasi itong mga steel ball sa loob ng gear. Hindi mo talaga ito, marirepair mo siya. Ang tanong, saan ka makakabili ng parts? Kasi ang parts kasi nito, buo. Buo ang parts ng mga gear nito. Hindi ka makakabili ng pira-piraso sa loob. Kaya parang disposable din kasi ito. Yan, nakita ko na guys. Ito ang problema guys. Yung motor. Yung carbon brush na guys, mahaba pa. Ang problema niyan, yung winding niya sunog. Yun ang nakapagtaka. Bakit nasunog yung winding? Sa tingin ko dito, ginamit ito sa ano, baga ginamit ito sa matigas na bagay, kaya ganun. Buti hindi bumigay yung gear, ang bumigay yung motor. Ngayon guys, papalitan na natin ng bagong motor. Kasi nalaman ko na yung ano sira eh. Buti na lang, meron tayong available na parts. Actually, 3 piraso lang yung parts natin dito na available kasi nga bako kasi ito na unit. Pag mga bako kasi model, kunti lang ang in-stack natin kasi hindi natin alam kung ano ang lagi nasisira. Baka sa next batch, order na tayo ng maraming motor at saka gear kasi yung kasi ang lagi nasisira nito. Yan ang ano guys, yan yung motor niya. Actually guys, ang LXT naman kasi hindi naman kasi lahat kasi armature at saka yoke. Meron din kasi LXT na ganyan din ang laman. Ang ganyan ang laman ng mga ng motor sa loob. Hindi ko lang maalala kung anong model 'yon kasi basta madalas talaga mapapansin mo bakit nagtataka kung bakit mababa ang presyo ng unit LXT naman. Malamang motor type siya, hindi siya armature type. Kaya ganun, kaya mas mura siya. Mas mura naman talaga itong ganitong klase. Madali kasi masira, kaya mura. Yan, ikakabit na natin guys. Saglit lang talaga ikabit yan guys. Kayang-kaya na yan. Pag nakita nitong video na to, kahit kayo na magkabit, sa akin na lang kayo bumili ng parts kung meron. Kung kailangan nyo ng parts, may available ako. Basta makita lang. Pero pagkabit, kahit kayo na. Basta tandaan nyo lang palagi yung turo ko sa inyo nung nauna kong vlog na bago nyo buksan yung, bago nyo galawin yung machine nyo, picturean nyo muna. Kasi mahirap na, baka hindi nyo na maibalik. Ang mahal pa naman ang singil na service charge guys. Kaya ganun talaga. Bagay sa inyo naman yan, bahala kayo kung pag-aralan nyo. Nasa inyo naman yan. Ang warranty pa naman ng machine, pag binuksan mo yung unit na hindi ka authorized, malalaman pa naman namin yan pag binuksan mo yung unit. Kahit magsisinungaling ka, malalaman namin yan na binuksan mo yung unit. Lalo na pag hindi ka marunong, kasi hindi mo mailagay ng tama eh.
tsaka yung mga tornilyo may mga tama na. Yan, kailangan mong ilagay ng tama yun kasi hindi mo maisara, kita mo? Di ba? Yan, hindi ko maisara kasi hindi siya nakasalpak sa loob, kaya kailangan isalpak mo siya ng maigi para masara mo nang mabuti yung takip. Yan na guys, no? Ganun lang sa kandali, di ba? Parang gumawa ka lang ng mas madali pa nga to sa drill. Tsaka ang nakaganda nito, hindi ka na maghihinang-hinang, hindi mo na kailangan pa ng soldering iron. Pag ano na to, direkto na, naka-clip lang to, clip-clip lang to. Ganun siya kabilis. Hindi na pinapahirapan yung tao nito. Pera lang ang kailangan mo. Siyempre, pag wala kang pera, hindi ka makabili ng parts. Diba? Check natin guys, kung okay na. Check natin, oh, yun oh. Yun ang sinasabi ko. Iba talaga yung power. Oh. Iba yung power kasi kanina. Iba yung lakas niya. Talagang mas, ano siya ngayon. Baga, satisfied ako ngayon sa lakas niya kasi kanina. Ayan, yun, pwede na to. Pwede ko na itong ibigay na. Ibigay sa customer, ibalik ko na sa kanya. Eh sir, ito na yung gamit mo. Okay na. Pero sa tingin ko guys, parang defective talaga siya kasi nga, sinilip ko kasi yung winding. Kabila lang kasi yung sunog, yung kabila hindi. Kasi kung ano to, talagang ano talaga siya. Defective to. Ganun naman talaga minsan, hindi natin masasabi. Meron talagang mga defective. Kaya aprobahan ko to na ano, papalitan natin to ng ano. Free to free, walang bayad to. Kasi unang-una, isang araw pa lang, tsaka kitang-kita naman talaga sa motor na talagang ano talaga siya. Defective talaga siya. Kasi pag hindi to defective, malaman mo kasi defective guys, kasi kabila lang kasi na siren sunog. Guys, okay na. Kasi sa atin ulit. Yun oh. Double check. Lakas. Medyo malakas din talaga siya. Hindi ko din siya kayang pigilan. Bago tingnan, ano? Pwede na mo sa loob. Hindi ko lang mapokus sa camera kasi wala kasi akong camera man eh. Pero pag nakita mo yung motor na yan, ang malapitan, nakikita mo, sisilip mo sa loob. Talagang sunog na siya. Ayun, ibalik mo na siya sa box. Yan yung kasama niya guys, sa isang box, sa isang set. Yan lang siya. Yan, dalawang battery, tsaka isang charger, tsaka unit. Tsaka may kasama yung isang ano, parang isang Philips screw. Yan lang yung kasama na sa set. Sige guys, salamat. Salamat sa panonood. Salamat na natutunan kayo ngayong araw na to. Sana hindi kayo magsawa sa kapanood sa aking mga vlog. Tsaka guys, yung hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe naman kayo para ganahan naman tayong mag-vlog. At tsaka mag-like din naman kayo. Hindi naman siguro masamang mag-like, di ba? Habang nanonood ka, isang pintot lang naman. Guys, salamat. Sa uulitin. Pag-isipan ko muna kung anong iba-vlog ko next. Yan guys, ha, tandaan nyo, CXT 12 volts. Ha? 2.0 lang yan, meron din atang 4.0 niya. 1.5, meron din silang 1.5. Marami din kasi variety yung battery niya. Yan, yung model niya. Ulitin ko ha, HP331D. Okay guys, salamat sa panonood. Salamat.